Kaka-fighters! Kasama ko si Betchy. Support-support siya sa akin ngayon. Naalala niyo mga ka-fighters, di ba sabi ko dun sa huling video ko, January 8, lalabas yung result ng biopsy ko. Lumabas siya ng January 8, pero that time, hindi pa kami nakapunta kaagad-agad sa ospital noon eh. Kasi may parang hapon na yon nung yung lumabas yung result. That time, alam na ng bayaw ko at ate ko yung result. Ako hindi ko pa alam. Pero sinabi ko sa ate ko tsaka sa bayaw ko na pupunta kami ng hospital kasi lumabas na nga yung result ng biopsy. Kasi ang tumawag sa amin nun, secretary lang ng doktor. Sabi niya, urgent na pumunta ka agad ng hospital dahil nga sa result. Ako hindi pa ako kinakabahan nun eh, kasi akala ko wala naman, ganyan. Kaya inisip ko nun, urgent kasi baka nga sis lang, ganyan. Pero nung pag-uwi ng bayaw ko at ang ate ko, niloloko nila ako. Ano ka, cancer daw yung sakit mo? Ganyan, sabi nila sa akin. No, hindi ako naniniwala, ganyan. Pero sabi, tapos nung kinabukasan, nagpunta na kami ng doktor. Tapos nung nandun na kami sa doktor, syempre, ito na, the moment of truth. Sinabi na ng doktor na, it's malignant. Wow, malignant. Hindi na ako nakainig. Na-diagnose ako ng invasive ductal carcinoma, grade 2. It means, that time, hindi pa sinasabi ko nung stage. Kasi malalaman mo lang daw ang stage ng breast cancer kapag na-operahan ka na. Kasi dun nila binibase, kapag tinanggal yung bukol, dun nila mabibase kung gano'ng kalaki, kung umabot na ba sa lymph nodes, dun sila magbibase kung anong stage na yung cancer mo. Nung sinabi yun ng doktor sa akin, hindi na ako nakaimik. Ano na yun? Parang ate ko na lang at saka bayaw ko yung nakikipag-usap kasi para kang alam mo yung kasi yung nangyari sa akin yung breast cancer na yun. Totally down ako, depressed ako, lahat stress. Tapos yan, sumunod na yung breast cancer. Kaya sabi ko nung narinig ko na diagnose na ako ng breast cancer, umiyak talaga ako, hindi ko talaga siya kinaya. Kasi sabi ko, bakit ako ganyan? Kaya nung ate ko na nakikipag-usap, ang sinabi lang ng doktor sa amin, need na siya ng surgery, urgent yung surgery para hindi na kumalat. Sabi ako, nag-iisip ako noon kasi ang suggest ng doktor is radical mastectomy. It means tatanggalin yung buong breast. Sabi ko, hindi ba pwedeng bukol lang? Kahit ate ko sinabi din, pwede bang bukol lang yung tanggalin? Ang sabi ng doktor, ng surgeon, hindi pwedeng tanggalin ang bukol lang. Mas better na tanggalin siya ng buo hanggang sa lymph nodes tatanggalin para may kasiguraduhan tayo na hindi na kumalat pa yung cancer. So after noon, siyempre ako, iyak ako ng iyak. Ate ko na nagde-decide, tsaka yung bayo ko. So yung doktor, nagbigay siya na sa amin ng clearance para ma-admit ako. Pero bago niya kami mabigyan ng clearance, ma-admit ako, binigyan niya muna ako ng clearance for the cardio. Kailangan namin pumunta sa cardiologist. At saka mga blood test, mga ganyan. Yun ang mga pinagawa sa akin. Kinabukasan, nagpunta kami sa cardio. Anong nangyari? Nung pagpunta namin sa cardio, mataas ang BP ko. High blood kasi ako, mga ka-fighters. Kaya hindi ako na-admit kaagad. So, nag-antay kami ng 1 week para i-monitor muna yung BP ko, pababain. Then, after 1 week, bumalik kami sa cardio. Pagbalik naman namin doon, bumaba ang BP ko. Kaya binigyan na ako ng clearance ng doktor para ma-admit. Na-admit ako ng January 18. January 18 na-admit ako ng gabi.
kasi gagawin ng procedure sa akin January 19 ng umaga. That time nung na-admit ako, marami nang tumatakbo sa isip ko eh. Hindi ko alam kung after ng surgery magigising pa ba ako. Tapos kasi sa, nung nalaman ko pa lang ang biopsy, mahirap na siyang tanggapin. Tapos sumabay pa ang mga depressions mo. Kaya mahirap. Kaya hindi ko, ang daming tumatakbo na tayo sa utak ko. Ayan mga ka-fighter, sa susunod na video ko, dun nyo malalaman kung ano ba talaga ang ginawang procedure sa akin sa surgery. Kung tinanggal lang ba yung bukol or talagang tinanggal yung buong breast. Kaya abangan nyo ako ulit mga ka-fighters. God bless sa lahat. Salamat Betsy sa pagsama sa akin. Bye! Bye fighters! Laban-laban!